Karamihan sa atin ay nag-aasam ng pearly white teeth. Ang gusto natin ay straight ang ngipin. Ume-effort pa nga tayo na magpa-braces kahit na nga may kamahalan ito. Magkaroon lamang tayo ng pantay-pantay ng ngipin. Ang iba naman ay nagpapakapal, nagpapaputi at nagpapakaskas ng ngipin para naman mas maging bonggang-bongga kapag sila ay ngumiti. Pero teka, alam mo ba na may mga bansa na may gusto nila na patong-patong ang ngipin at sungking-sungking ngipin? May mga bansa kasi na ang pamantayan ng kagandahan ay nababase sa ngipin. Ang bansang aking tinutukoy ay ang bansa ng Japan. Halika! Samahan mo ako sa Japan at ating busisiin kung ano nga ba ang isang pamantayan ng kagandahan sa Japan. Sa Japan, kinagkikiliwan ang yeba. Ano nga ba ang yeba? Ang yeba ay ang pagkakaroon ng sungki-sungking ngipin. Ayon sa kanila, mas maganda raw tignan kapag ang ngipin ay sungki-sungki o yeba kung tawagin sa kanilang lengguahe. Gustong-gusto ng mga kalalakihan ang mga babaeng may yeba o double tooth. Para sa ibang kalalakihan, cute daw tignan ang mga ngipin kapag ito ay sungki-sungki. Dahil nga sa basihan ng kagandahan, ang pagkakaroon ng yeba ay nagkalat sa Japan ang mga dental salon na makakatulong upang magkaroon ng fake na yeba o yung tinatawag nilang chuke yeba. Ang mga kababaihan ay madalas nagpupunta sa mga dental salon para magpalagay ng sungking ngipin. Ang proseso ng paglalagay ng fake na sungki ay nagkakahalaga lamang naman ng $400 o kung ating i-convert sa Philippine peso, ito ay nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Kung tutuusin, parang kasing halaga na rin ito ng paglalagay ng braces. Maituturing din na ito ay isang tradisyon ng pagpapaganda. Nagsimula ito sa Japan, ngunit umabot na rin ito sa iba't ibang bansa. Marami na ring tao sa iba't ibang panig ng mundo ang nahikayat at gumaya rito. Ang pagkakaroon ng yeba kung susuriin ay parang pagkakaroon din ng pangil. Pinapatulis din kasi ang canine teeth para magmukhang matulis o mahaba yung tinatawag ba na vampire fang. Sa katunayan, nagkaroon pa nga ng idol group na kinakikiligan ng mga kalalakihan noon. Sila ay ang grupo ng mga magagandang babae na may yeba o sungki-sungking ngipin. Ang grupong ito ay tinawag na TYB48. May mga nagtataka din kung bakit nauso ang ganitong trend sa Japan. Samantalang sa mga Western countries gaya ng Amerika ay halos lahat ng tao ay nagnanais ng pantay-pantay ng ngipin. Ngunit ang bansang Japan ay naniniwala sa wabi na ang ibig sabihin ay they find beauty in imperfect shapes. O mga kaibigan, napayeba ka ba sa ating topic for today? Aba, kung napayeba ka, subscribe na kay Madam Librarian para naman kung mahilig ka sa mga videong gaya nito ay lagi kang updated. Maraming salamat mga kaibigan sa uulitin-ulit.